Great day! Welcome to our channel, Wealth Missionaries. My name is J. Mark Balabis, an IMG Financial Educator. Pag-uusapan natin sa araw na ito ang concern ng mga Pilipino pagdating sa healthcare. Mapamahirap o mapamayaman, kailangan ng bagay na tinatawag na healthcare. Pero sa kasamaang palad, kakaunti lang ang meron ito, lalong-lalo na sa ating pagtanda. We will discover today yung tinatawag na long-term healthcare na kahit sa halagang 88 pesos kada araw, magkakaroon ka ng sapat na healthcare sa iyong retirement. Let's watch this video. Dito sa Pilipinas, a lot of sick people die not because there's no medicine or treatment, pero ang tunay na dahilan nito, marami po ang walang pera. Sa totoo lang, napakaraming mahusay na doktor, maraming maayos naman na hospital, at marami namang gamot. Ang malaking problema, wala po silang pambayad dito. Kaya ang karamihan, okay na sila kahit sa charity na lang mapunta. Yung iba nga hindi na nakakaabot ng hospital. Kasi nga, ulitin natin, wala silang perang pambayad. Kung ikaw may pera, mas gugustuhin mo syempre ang executive suite o kahit man lang payward para magamot ka. Kaso, wala po tayong pantugon sa ating mga needs pagdating sa ating healthcare. Kaya aking sinasabi, dapat nating maintindihan na dapat meron kang healthcare. But to test kung talagang mahusay ang healthcare mo, tignan mo itong apat na windows na ito. Ito ba una ay magagamit mo both short term and long term? Ibig sabihin, magagamit ko ba ngayon siya kung magkakasakit? At sa pagtanda ko, may healthcare pa rin ba ako? Ikalawa, guaranteed ba ang renewal? Alam naman natin, kapag ikaw may healthcare, hindi siguradong i-renew ka niya next year. Maraming parts po ng healthcare, na lalo na kung marami kang tinatawag na gastos o lagi kang na-hospital in the previous year, malaking chance ang hindi ka na-renew ng HMO mo. Kaya maganda, guarantee ang renewal. Next, ang healthcare mo ba, naiipon? Mostly, HMO in the Philippines are short term. Meaning to say, walang ipon. Magbabayad ka this year? Wala pong ipon yon. Kita po yun ng kumpanya. Susunod na taon, magbabayad ka ulit. Ang maganda, meron tayong mga healthcare na tinatawag na long term na iipon po ang ating inilalagay. At ang pinakauli, may life insurance din ito or protection. Meron bang kasama na life insurance ng healthcare mo? Kung meron, magiging maganda po ito. Malaking tulong po yan sa proper protection na meron tayo ngayon. So the final test of a good healthcare, if you have those four na nakikita natin, sigurado po napakaganda ng iyong tinatawag na healthcare. Dako naman tayo sa isang tinatawag na complete financial plan. Alam naman natin, there are lots of uncertainty sa buhay mo. Habang ikaw nabubuhay, hindi ka sure. Pwedeng anytime kunin ka o bigla kang mamatay. Ang malaking tanong, sino mag-aalaga sa pamilya mo? Pwede rin namang tumagal ang buhay mo ng sobra. Ang malaking tanong, sa pagtanda mo, sino mag-aalaga sa'yo? May solusyon ka na ba? Sa amin, may solusyon kami para sa'yo. Una, kung bigla kang mawala, magkaroon ka ng life insurance para sure may instant money ang may iwan mo. At kung ikaw naman ay tumanda, may dapat meron kang investment at long-term healthcare. Tumanda at magkasakit ka man, there's money working for you. So, paano ko to sisimulan? Kung meron akong sasabihin sa'yo na sasagot sa bagay na ito, kukunin mo ba? There are three major financial needs to complete your financial picture. Sabi ko nga, dapat ngayon pa lang, ikaw ay nag-i-invest na to generate income for your future kapag ikaw ay nag-retire. Another one, have life insurance sakali man ikaw ay biglang mawala. At ang huli, magkaroon ka ng healthcare para kung ikaw ay magkasakit, may tutugon po sa pangangailangan mo. What if I could tell you about a product that provides those three? And we called it the Kaiser Ultimate Health Builder. A total solution sa healthcare mo, investment mo, and insurance needs. A 3-in-1 product. So who is Kaiser International Health Group at ano itong Kaiser Ultimate Health Builder? Kaiser is duly accredited with the Insurance Commission, registered under SEC on June 8, 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million pesos. Kaiser's board of directors are seasoned experts in the medical field and in the healthcare industry with its medical director, Dr. Leah Yolo.
Kaiser Health Group ay marami na rin po tayo na offer na products. Pwede po ito sa corporate, group, family, and individual. So, meaning to say, may mga short-term plans din po ang Kaiser. Pero anumang i-feature ko ngayon at ang ipapakita ngayon ang tinatawag namin na Ultimate Kaiser Health Builder. Long-term, magagamit mo sa loob ng 7 taon mo lang iipunin ay magagamit mo hanggang sa iyong pagtanda. So, ito po ang tinatawag nating Ultimate Kaiser Health Builder, 720. Bakit 7? Kasi po, 7 taon mo lang ito pag-iipunan. And bakit 20? 20 years po ang waiting time to mature. Tignan natin sa illustration na to. 22 years old siya nagsimula, hanggang 29, pag-iipunan niya ito. Ang maturity age is 42. Ang kinaganda rito, ang kanyang inipon ay mas lumago. At pagdating niya ng maturity, pwede pa to itong patagalin at parolyuhin hanggang umabot to 60 and even beyond. Meaning to say, matutugunan ng Ultimate Kaiser Health Builder ang ating tinatawag na mga long-term healthcare needs. So, tignan natin. At age 22, sinimulan niya ang pag-iipon. 20 years ang kanyang pag-iintay. 7 taon na pag-iipon hanggang 29 years old. Meron pang extended period na 13 years. Therefore, sa extended period, dito nag-start mag-accumulate pa ng mas maraming funds ang kanyang tinatawag na health plan. Ang plan sinimulan niya is K100. Ito'y merong around 411,000 na contract price. At annual payment, around 58,000. So, pwede po itong gawing annual, pero pwede nyo rin simulan ito sa monthly, quarterly, or semi-annual. Ang healthcare benefits mo sa loob ng 7 taon, unang-una, libreng annual physical examination benefits. Dental benefits, meron ka rin waiver installment due to death, waiver installment due to disability, inpatient benefits or hospitalization, members' choice of room and board, annual benefit limit amounting to 50,000 o higit pa, term life insurance for 20 years, at accidental death and dismemberment for 20 years. So, here are your benefits during the accumulation period. Meaning to say, no, ikaw ay nagbabayad sa loob ng 7 taon. Number 1, annual physical exam. Ito'y i-administer sa accredited clinic ng Kaiser. Marami po yan sa buong Pilipinas. Basic 5 po tayo, ha? APE coverages. And ECG for members above 35, and pap smear for female members above 35 years old or as required. Number 2, dental benefits. Unlimited simple tooth extraction. APE unlimited dental checkups. Once a year, free dental prophylaxis. O yung mas makilala sa tinatawag na pagpapalinis ng ngipin. And minor adjustments sa dentures, recementation of jacket, crowns, inlays, onlays, etc. Another benefit sa pwede natin idagdag, basic medical health benefits. Accredited physician's fee, specialist fee, surgeon's fee, at marami pang iba. Operating room and hospital intensive care. Ang kinaganda rito, malaki ang madi-discount mo, especially kung ang physician mo or specialist mo ay accredited by Kaiser. Unlike kung wala kang HMO. Member's choice of room and board, up to 1,000 per day or depende po sa plan na kukunin mo. Sa mga nakikinig po, take note, yung sinabi ko, numbers 1, 2, and 3 can only be availed kapag natapos niyo pong bayaran ang first year ng total premium. Number 5, yearly medical benefit limit kapag ikay na hospital, around 60,000 per year or higit pa. Depende po sa plan na iyong kukunin. Number 6, term life insurance coverage. Hanggat hindi ka umaabot ng 70 years old, ikaw ay entitled to have a life insurance coverage. Ang total nito ay kung magkano ang long-term care benefit mo at yung long-term care bonus mo. Of course, this upon approval of the claim by the insurance company o ni Kaiser. Seventh benefit, accidental death and dismemberment. Kung ang member ng Kaiser ay mag-suffer directly and independently all other causes ng bodily injury solely through external, violent, and accidental mean, occurring bago siya mag-65 years old, ay entitled siya to have this benefit. Ano man ang mangyaring loss sa kanya within 180 days after that accident, ay entitled siya to get this amount. Nakita po natin sa illustration kung magkano po ang percentage nito base sa halaga ng kanyang insurance.
Ang kinaganda ng Ultimate Kaiser Health Builder ay kahit 7 taon mo itong bayaran, ikaw ay may life insurance for 20 years. At isa pa, meron itong accidental death benefit. Tignan natin, paano ito gumagana? Gaya ng sabi ko, basta hindi ka lalagpas hanggang 70 years old, ay may life insurance ka pa for 20 years. Long-term care benefit is around 100,000. Since ang plan niya is K100,000, yan po ang long-term care benefit niya. Ang bonus naman is 85% ng contract price niya na ibinabalik sa'yo sa dulo ng maturity sakaling hindi mo magamit ang Kaiser during hospitalization. To get the amount na kanyang life insurance, itotal mo lang ang dalawa. You get 450,000. Plus, kung ang kinamatay mo aksidente, another 450,000 amounting to 900,000. That's the total insurance na makukuha mo kung ang cost ng iyong death is accident. 8th benefit is the waiver installment due to death. Ito madali lang pong intindihin, basta hindi ka abot ng 70 years old. Sakaling may nangyari sa'yo habang ikaw ay nagbabayad pa sa loob ng 7 taon at ikaw ay namatay at hindi mo na inabot itong tapusin, hindi mo na kailangang bayaran ang nalalabing mga years na kailangan mo pang bayaran. Ito ay sasagutin na mismo ni Kaiser. Ang maganda rito, ang plan mo na hindi mo natapos bayaran ay bayad na. Ang mahalaga pa, maitatransfer mo ito sa iyong beneficiary. Waiver installment due to total permanent disability. Basta hindi ka abot sa 60th birthday mo, kung may mangyari sa iyong disability and this is permanent, hindi mo na kailangan bayaran yung kulang mo pa. Ang kinaganda rito, malaking tulong sa iyo. Alam kasi ni Kaiser na hindi mo na ito kayang tapusin at maaring mawalan ka ng trabaho, sila na po ang magbabayad para sa iyo. 10th benefit, Family Assistance Service. Ano po ito? Una, dapat active ang plan mo, hindi lapse, at dapat nakumpleto mo at least 1 year sa pagbabayad. Ang kinaganda nito, maaari pong makapunta sa ospital na partner ng Kaiser ang any immediate family member mo, kahit hindi po siya policy holder, basta he's within the first degree of consanguinity. Isa sa mapupuntahan nito ay mga kilalang doktor at affiliated hospitals and clinics na alam naman natin malaki ang discount kapag part sila or partner sila ng Kaiser. Tandaan po natin, hindi si Kaiser po ang sasagot sa bayarin. Ang bibigay lang po sa atin ay convenience na hindi mo kailangang mag-intay ng sobrang tagal dahil ang family member mo ay plan holder ng Kaiser o ikaw mismo ay plan holder ng Kaiser, anuman mangyari sa iyong kapamilya ay mas madali po silang madadala sa ating mga services. Take note, ito po ay assistance and accommodation at hindi po tinatawag ito na benefit ng isang plan holder. Therefore, pwede pong i-approve at pwede ring i-deny ang yung tinatawag na Family Assistance Service. So I hope naging malinaw ang mga benefits mo during the first 7 years. From 1 to 9 na ipaliwanag nating maigi. On the 10th benefit, meron pa po tayo. Ito ang tinatawag na Lifetime Network Access to over 500 hospitals and over 1,000 doctors as long as you have the fund. Gaya ng sabi ko, this is long-term healthcare. Hanggat meron kang pondo, hanggat lumalago ito, hanggang tumanda ka, regardless of your age, meron kang access sa best hospitals and doctors na partner ni Kaiser Ultimate Health Builder. Dako naman tayo sa tinatawag na extended period ng iyong Kaiser plan. Ito po ay mag-start from the 8th year onwards. 8th year onwards, extended period, alam naman natin, isang part ng iyong Kaiser Ultimate Health Builder ay ang tinatawag na investment. Unti-unti po sa iyong plan na pinili ay magbibigay ito ng pondo para sa future mo. Yearly, may 10% ka sa planong kinuha mo. At dahil kinuha mo ay 100,000 plan, meron kang 10,000 every year na lumalago at nag-accumulate ng 10% from the previous year. Therefore, kung ikaw ay healthy at hindi naman nagkakasakit habang tumatagal, mas lumalago ito. Mapapansin nyo, the 10,000 from the 8th year will be around 269,750 during the 20th year. At hindi pa yan, meron pa tayong yearly health bonus. Ang yearly health bonus are dividends na accumulates natin during the time na ikaw ay nagsimulang mag-ipon sa Kaiser.
Kasama nito ay ang paglago habang tumatagal. Sabi ko kanina, if you will be more healthy at hindi ka nako-confine or na-hospitalize, Kaiser will reward you better, lalong lumalaki ang pondo mo. Makikita natin sa illustration na ito, habang tumatagal, mas lalong lumalaki ang pondo niya. Idagdag pa natin dyan ang accumulated health bonus around 446,419, ang pangalan ng plan mo, which is your long-term care benefit around 100,000. At kung wala kang claim nung ikay nagbabayad pa at hindi ka na-hospitalize, may bonus ka. 85% ng contract price mo, ibabalik sa'yo. Ang total niyan, during the time na maturity, 1,166,169,000,000. Dati po, nasa around 400,000 lang inipon mo, ngayon naging million na ito. Therefore, napakalaking tulong para pondohan ang long-term healthcare needs ng isang plan holder ni Kaiser. So, let's have a recap. Makikita natin accumulated health benefits, 269,750. Ang health bonuses mo, 446,419. Ang long-term care benefit mo is 100,000 at ang bonus mo is 350,000. Maturity value is 1,166,169 during the time na mature na ang plan mo. So anong balak mong gawin dito? Bibigyan ka ng option ng Kaiser kung paano mo ito pagagalawin. During the long-term care period o 21st year onwards, may options ka. Hindi ka naman sasakalin ni Kaiser at hindi niya pagagamit sa'yo ang pondo mo. May options ka. Una, pwede mong i-withdraw yan lahat. Gamitin mo 1.1 mo, million, depende para sa'yo. Gusto mong gamitin sa bagay na gusto mo, mag-travel ka o sa retirement fund mo. Pwede rin naman po, kumuha ka lang ng portion sa maturity value. Pwedeng kalahati or 10% or even beyond that. Nasa sa iyo po yan. O pwede rin, i-retain mo lang yan. Sabi mo kasi, 42 years old pa ako, bata pa lang ako. Iwan ko lang yan at paroroluhin at iipunin. During that maturity, during the long-term care period, meron kang 1.1 million. Alam mo ba na pwede kang kumuha rito around 10% per year, which is the interest. Malaking bagay 116,617 na 10% ng pondo mo. Hindi lang ito para sa healthcare, kumbaga, pwede mong gamitin sa ibang bagay. May investment na po ikaw. Money working for you. And syempre, kung patatagalin mo, based on 10% per year na accumulated rate, aabot po siya at 60 years old, around 6.4 million. At pagdating mo ng 65, it's 10.4 or sabihin natin 10 million. Malaking pera po ito. During the time na tumanda ka, there's money working for you. Kung pondo lang po sa pagkakasakit, meron ka. Meaning to say, Kaiser answers three things for you. May healthcare ka na, may life insurance ka pa, meron ka pang tinatawag na investment. 3-in-1, nagawa natin sa iisang lagayan. Ilagay na rin natin ang tanong about pre-existing medical condition. Covered ba ito ng Kaiser Ultimate Health Builder? Take note, hindi po ito covered habang ikay nagbabayad pa o during the saving period na 7 years. Pero beyond that, 8 year onwards, ito ay covered na. Alam naman natin po, pre-existing ay sakit mo na bago ka pa kumuha ng healthcare. Kaya lagi ko sinasabi, habang healthy ka pa kumuha ka na. So that someday, pag umabot na sa maturity, kayang-kayang i-covered po ng yung long-term healthcare anumang sakit ang meron tayo. So here are some examples na tinatawag natin na mga illnesses under that what we called mga pre-existing. Ganun din po sa dreaded disease, hindi ito covered habang ikay nagbabayad sa loob ng 7 taon. Pero again, 8 year onwards, it will be covered by Kaiser Ultimate Health Builder. Ang PhilHealth ay magagamit mo rin. Actually, malaking tulong po ito. Kung may PhilHealth ka, kailangan lang pong gawin ng isang Kaiser member ay fill upan ang PhilHealth part. The PhilHealth reimbursement shall be deducted from the total hospital bills, and Kaiser members without PhilHealth membership shall shoulder and pay the corresponding portion of PhilHealth. Another thing na dapat nating pag-usapan ang tinatawag na grace period. Pag hindi ko ba nabayaran ang due date ko, ay wala na ba ang plan ko?
Ang Kaiser po mabait naman, bibigyan ka ng tinatawag na grace period. Within 30 days, pwede mong i-reinstall ang plan mo. Hanggat hindi mo man nabayaran ito, active pa rin ito. Pwede mo pang habulin, ito ay hindi maglalapse. Pero kung sakaling maglapse po ang plan mo, may tinatawag tayong reinstatement. Ibig kong sabihin, pwede mo itong i-reactivate. Update, pwede mong gawin. Habulin mo ang mga missed months mo. Pero may mga charges po ito. Pwede mo namang i-redate. Ang babayaran mo lang ay isang buwan o kung magkano yung premium or mode of payment mo, plus pumirma ka ng application form at magbabayad ka ng 300 pesos. Take note, mamumove lang po ang tinatawag na maturity period mo dahil nag-redate ka. At tandaan nyo, very important, 2 years lang po. No? 2 years mo lang na hindi bayaran ng plan mo, ito po ay mapoporfeit. Kaya tandaan natin, ito po ay hindi dapat natin bigyan o isang tabi. Ito po ay napakalaking obligasyon at kailangan din natin tugunan dahil ito ay savings mo. Ito ay ilagay mo sa priority list mo. Malaking tulong ito para sa future mo. Sino po at ilang taon po pwedeng kumuha ng Kaiser Plan? Nakalagay po rito, 10 years old hanggang 60 years old and 6 months. 10 years old to 40 years old, nasa 26 a month or 88 pesos per day, pwede ka na magsimula. Pag 41 to 50 ka na, nasa 35 a month na po or higit pa. Kung 51 to 60, nasa 4,400 na po pataas. So, ano pang hinihintay nyo? Simulan mo na habang bata ka o bago ka umabot sa retirement mo. Napaka-importante, bigyan nyo ito ng notice. Alam naman natin, mahirap kumuha ng HMO or healthcare kapag tayo'y matanda na. Another thing to consider, upgrading o plan and mode of payment. Pwede ko bang iangat ang plan ko? Or kung gusto ko mas mataas na plan, sakali man ako'y nagsimula. Pwede po, basta within 30 days upon its effectivity date. Kailangan mo lang i-fill up ang form, magbayad ng 300 pesos, at iaangat po ng Kaiser ang iyong plan. Next, pwede ko bang i-upgrade ang pagbabayad ko from monthly to quarterly to semi-annual or semi-annual to annual? Pwede po. Pwede pong gawin ito. Basta kailangan mo lang mag-fill up ng form, magbayad ng additional fee para taasan ang iyong plan. Hindi lang po namin inaalaw sa Kaiser ang pagda-downgrade. For example, dati kang nasa annual or semi-annual, ibababa mo to quarterly or monthly. So yan po, I hope naging malinaw sa inyo ang ating long-term healthcare, Ultimate Kaiser Health Builder. And to add up, isa po sa ating mga brand ambassadors is si Sharon Cuneta Pangilinan. Gaya niya, naniniwala sa healthcare at ang sabi niya, kasama ko ang Kaiser kahit maputi na ang buhok ko. So ano pang iniintay mo? Simulan mo na. For as low as 88 pesos per day, pwede kang magkaroon ng napakagandang healthcare. Ako pong muli, si J. Mark Balabis, isa sa mga wealth missionaries. So I hope nakatulong po kaming mas maintindihan ninyo ang Kaiser. Katulong mo sa pagbuo ng magandang healthcare for your future. Kung excited ka nang simulan ng iyong healthcare, huwag kayong mag-atubili na kami i-message. Ang gagawin nyo lang, message us on our Facebook page or in this channel. O di kaya naman, i-click mo lang ang description dito. Makikita nyo, tutulungan namin kayo paano nyo mas masisimulan ang yung long-term healthcare under our partner, Kaiser.